Nagbabalik po ang reaksyon at kasama pa rin po natin si dating National Security Advisor Roilo Golez. Pinag-uusapan pa rin natin ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Japan. Okay, ano ang what's the worst thing that can happen in this separation scenario if indeed he means separating not militarily, not economically, but socially, whatever that means, at ano ang pagkakaunawa niya? Hindi, ang sinabi niya, kinaripay na, hindi na ito separation, kundi parang, ewan ko kung parang isang anak na humihiwalay sa bahay ng magulang para to live independently. Well, yan po ang paglalarawan ni Secretary Martin Andala, pero ganun. Hindi po ni President Duterte. Pero, yung nga, parang ganun, no? That seems to be a very good metaphor. To pursue an independent foreign policy. That's good. But you know, in this modern world, and even in the old world, there's no such thing as independent foreign policy. Even the US, walang independent foreign policy. Then pakikinggan nila ang kilos ng Japan, ng Russia, ng China, ng EU. Everybody is adjusting it. Kasi hindi naman ang pananaw ng China, they're a big country. That's part of their tradition. So what can happen if they view themselves precisely as a big country and us as a small country? What does that make of us? And anong maaaring mangyari pagka iginiit natin ang mga claims natin dyan? Well, ganito, no? Marami kasi ang parating sinasabi ng mga iba, yung bogey, yung parang panakot. Kasi kung masyado tayo mag-assert ng claim natin dyan, baka magkagera. Hindi magkakagera. Yun ang panakot nila. Bakit hindi magkakagera? Hindi magkakagera. Hindi ba mapipiko ng China at magkakagera? Hindi basta-basta manggigera ang China because it will affect their image. I'll set an example. Tignan mo sa Vietnam. Noong 2 years ago, nagpadala sila sa malaking oil rig doon sa loob ng exclusive economic zone ng Vietnam. Vietnam stood their ground. Yes, ng laban. But not militarily. Nagpadala ng Coast Guard ship escort ang China, naglabasin ng Coast Guard ship ang Vietnam, outnumbered sila, naglabasan ng mga fishing vessels, nagkaroon ng konting banggaan, water cannons, may konting demo sa Vietnam, riot. But it did not result in a shooting conflict. Basaan lang. Medyo magulo. So hindi nagkagera? Hindi nagkagera. At after that, matras ang China. And I understand the reason why China withdrew was it was getting very embarrassing for them. Now here they are, a big country, tapos nagbabakbakan sila ron, covered by CNN, covered by international media. And to me, that's the kind of situation that would happen kasi it's already a transparent world. Hindi ito katulad noong una na kahit na nagkakagulo sa lugar, hindi nalalaman ng mundo. Dito, sigurado iko-cover yan. Ano mong basa nyo in the context of what you have just narrated? Ano mong basa nyo dito sa galaw ni President Duterte na sa halip na manindigan, diba, na ibahin na ang taktika na dating pananahimik natin, hinahayaan natin, naniniwala tayo. Ngayon, sa halip na manindigan nga at ipaglaban nga yung atin, eh lalo pang kumikiling at sinasabi pa niya, dito na ako sa China at Russia. Yeah. At, although he qualifies that economic daw, no? And it will not in any way affect. But kayo na rin natin, na po nagsasabi, in this world now, everything is transparent. You can't even sift the difference anymore between, di ba, economic and military and social and cultural. Right now, I'd like to give everything the benefit of the doubt. Titingnan ko ngayon kung ano yung mangyayari sa bilateral talks. Kailan ba magsisimula yan? Kasi sigurado ko ang magiging strategy ng China dyan. I-delay nila. Kaya anong gagawin natin? Ano ang contingency natin kung let's say they keep on delaying it? Ano ang strategy? Well, ang sa akin, we just have to do something about Scarborough Shoal. And that's maybe all follow, that we can do? Yeah, follow the Vietnam example. Take a stand, escort our fishing vessels with our Coast Guard ships, and by that, assert our right for our fishing boat. Should the United States even be a part of that equation? Walang, so dapat wala. Hindi kasama ang sanctions. Kasi that's not part of the Mutual Defense Treaty. Right. But so how does it help that President Duterte is saying, huwag na muna tayo masyadong pumiling dyan sa US, ha? Huwag na yan muna. Dito na muna tayo sa China. Well, that's another issue. That's another issue. Whether we can do that is something else. No, but you know, just a pronouncement. Do you think that's a strategy of the president? Does he have a play in mind that we don't understand? Because everybody's confused about it.
Well, yun ang problema. Because we are looking at unconventional steps in the implementation of foreign policy. Yeah. Medyo hindi ito katulad ng dati na makita mo, no? Even the Secretary of Foreign Affairs, sometimes you have to redefine or realign his statements with respect to this. So, very creative. Yes. Very creative but approach natin. Ano ba ito? Nakakatakot ho ba itong, sa pahayag lang po niya, is there reason to be alarmed ako, with the rhetoric? Ako hindi, kasi palagi ko committed siya dito, no? And, you know, kahiyaan ito para sa kanya. Nagsalitaan na siya na ipaglalaban niya ang Scarborough Shoal. Notwithstanding the ruling of the Arbitral Tribunal, our law says that Scarborough Shoal is ours. And we should fight for that. Yes. And so in other words, that is mandatory, hindi yan optional. For the Philippines, for the Philippine Navy, the Coast Guard, for the President, for all of us. So regardless of what he's saying about the United States, as long as he's standing by that, wala dapat tayong ipangamba. Wala tayong dapat ipangamba. Kasi hindi kasama ang US dito sa equation na ito. But the US will probably enter the picture, also Japan and the other powers, if Scarborough Shoal is going to be militarized. In other words, magkakaroon ng construction yan, then that will be another thing. Former National Security Advisor Roilo Golez, maraming salamat po sa inyo. Thank you so have much. A good Thank evening. You. Kung walang magsasabi, walang mangyayari, opinion mo, pinakikinggan, pinag-uusapan, dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.